ongoing construction pa kanilang greenhouse. Ongoing construction pa yung kanilang greenhouse. Yan yung mga lettuce nila. Ah, strawberry pala. Sorry. Oo, lumagot na yung mayanay. Pero yan, strawberry and mga kamatis. Look at the view. Look at that. So, ngayon, nag-isip po ulit kami kung ano kaya yung pangalan na dapat para sa lugar na ito. At dahil ipinag-pray po namin ang lugar na ito, kung bakit kami napadpad dito, hindi rin po namin alam. Basta ang alam po namin,
kami ay sumusunod kung ano po ang kaloob ng Panginoon para sa amin. Okay, so para malinaw lang po, ano, ang lugar pong ito ay hindi sa amin. Okay? Ang lugar pong ito ay kay Lord. Okay? Pero ipinagkatiwala po sa amin. Kaya ang tawag po sa akin pong lahat, kung tutuusin tayo po ay mga steward, pinagkatiwalaan. Lahat pong bagay na merong kagaya nito ay hindi po natin pag-aari dahil ang Panginoon po ang may pag-aari ng lahat. Okay, hindi po natin kasi madadala yan kung saan po tayo pupunta. Kaya ang turing po namin dyan ay hindi sa amin, kundi tayo ay mga pinagkatiwalaan. Tayo po yung katiwala. Okay, i-share ko lang po. So, nung nag-isip po ulit kami, ano yung magandang pangalan? Baka may gusto si Lord, may mas gusto si Lord na pangalan para sa lugar na ito kung saan siya ay kailangan kasali. Ano po? Baka gusto niya, kasali siya sa pangalan. Hindi basta yung pinili namin, magandang pakinggan, pero hindi siya kasali. Kaya pala, nakuha ng iba. So, nung pinag-pray namin, ano po kaya yung magandang pangalan na kasali si Lord? Ngayon, sa dami ho ng listahan na ginawa, nagbutuhan po kami, at ng pamilya namin siyempre, ng mga anak ko, at yun ang pinili nila. Sa haba ng listahan ginawa ko, siguro may 50. So, mountain story. Bakit po mountain story? Ito pa yung revelation sa akin ni Lord. Nung nakarating kami dito, sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam, tuktok po ng bundok ito. Sabi ko, bawat lahat po tayo may story, bakit tayo nakakarating sa isang lugar. So, ngayon, kung may nakakaalam po ba sa inyo sa Bible, kung ano yung story ni Abraham, nung siya ay sinubukan ng Panginoon, saan ho yung sinod? Nung siya ay sinubukan ng Panginoon, si Abraham, tinitest ang kanyang faith, saan po yung sinod? Nasaan po siya ng lugar ng panahon yon? Sa bundok. Si Jen. Narinig ko. Ano? Mount? Sinai. Tama po. Mount Sinai. So ang scenery ay nasa bundok. Nasa bundok po sila kung saan yung test of faith na binigay ng Panginoon para kay Abraham ay doon nangyari sa bundok na yon. Kung saan hiningi ng Panginoon na ialay niya ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac doon sa bundok na yon. Ang buhay po ng kanyang anak. So kung kayo po, kaya niyo po bang ialay yung buhay ng anak ninyo para sa Panginoon? So siguro mahirap po sagutin yan. Ano po? Kung tayo. So yung faith po ni Abraham kung saan buong buo, inalay niya ang buhay ng kanyang anak doon sa bundok ng Sinai. At doon po, napatunayan din ni Abraham na yung pala kanyang faith, pagka siya ay buong buo ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon, siya po ay bibigyan ni Lord ng provision. Yung pong provision na yon, na sa panahon ng ating pangangailangan, sa panahon na inalay mo ang lahat sa Panginoon, hindi pala niya hahayaan na ikaw ay mawala ng isang napakahalagang bagay sa iyo. Nakagaya ng anak niya. Ano po ginawa ng Panginoon? Inalay, binigyan siya na provision. Yun po yung lamb. Mayroon pong dumating na tupa. Ang sabi ng Panginoon, Abraham, napatunayan kong faith mo, ang ialay mo ay yung tupa na yan. Yung tupa na yon ang inalay po ni Abraham na ang Panginoon din ang nag-provide para sa kanya. So, kaya po si Lord ay tinawag natin na Jehovah Jireh, God the Provider. Ano po? So,